Pagkatapos lumaban noong 2019 at 2022, hindi makapaglalaro sa 2023 Southeast Asian Games ang Philippine Beach Handball Team matapos alisin ang kanilang sport sa calendar of events. Pero pagbibida ng kanilang pangulo, may mas malalaking kompetisyon silang target na salihan. Alamin ang mga yan sa report ni Kay Asuncion. Kumbinsido si Philippine Handball Federation na President Stephen Hontiveros na nakakaangat na ang Pilipinas sa Southeast Asian Region. Patunay rito ay nang magkampiyon ang Pilipinas sa 2022 Korea Beach Handball Festival noong Setyembre. At kabilang sa mga tinalo nila roon ay ang Southeast Asian Games defending champion Vietnam. Dahil dito, mas malaking mga torneo na ang tinatarget ng koponan gaya ng mga Asian level competition. Pero alam ni Hontiveros na hindi ito magiging madali para sa batang koponan. Medyo mahirap-hirap doon kasi makalaban mo mga Western Asia, di ba, yung mga Qatar, mga ito, they were there for the money to get their player. Tulad ng ibang sport, asam din ni Hontiveros na magkaroon rin ng naturalized player na mas magpapalakas sa kanilang grupo. It costs a lot to develop a team. In a team sports. Ang nangyayari is, like other country, gumagawa na lang sila ng imported player ng citizen. And we don't have that kind of money to import and make them citizen of our country to be able to play for our country. And sa akin, sakripisyo lang muna. Anyway, yung, at least yung beach, kakaumpisa lang. That's why we were able to excel sa Southeast Asia right now. At least may laban na kami. Para mapanatili ang kondisyon, hindi humihinto ang local training ng national squad. Samantala, ilan pa sa mga posibleng sunod na lalahukan ng Philippine Beach Handball Team ay ang Southeast Asian Handball Championships sa Nobyembre sa Thailand. Kay Asuncion, PTV Sports.